Nang dahil daw sa selos, isang babae sa San Pedro, Laguna ang binaril daw ng gun for hire. Agad nagtago ang suspect. Pero nagbabad naman siya sa social media. Kaya ayan, huli ka at kulong pa! Pagputok ng araw noong July 3, 2022, ito na ang bumungad sa mga residente ng San Pedro, Laguna. Magulong mesa na ginamit sa inuman at bumabahang dugo. Isang babae na itatago namin sa pangalang Sheila ang bigla na lang daw bumulagta. Matapos dalawang beses barilin sa ulo ng nooy, hindi pa nakikilalang suspect. Bali, nung time po na mangyari yung insidente, nagkakaroon po ng birthday celebration dito sa lugar na to. Isa po yung biktima sa inimbitahan, kasama ang asawa niya. Marami po sila nung oras na yon. Habang nagkakantahan po sila at nagiinuman, nagulat na lang yung grupo. May narinig sila na malakas na putok ng baril. Then bumulagta na yung biktima. Pero agad na umiska po ang gunman. After bumulagta po nung biktima, may nagsabi na habulin niyo yung bumaril. Nagkaroon ng habulan po. Simula po dito sa pinangyarihan, hanggang makarating po dun sa kabilang kanto, dun sa may damuhan. Ilang araw matapos ang pagpatay, ilang saksi ang lumutang para tumulong sa kanilang investigasyon. Ang sombrerong suot ng suspect ang palatandaan nila nang mangyari ang pamamaril sa biktima. Itong wangbo na sinasabi ng mga witness o bakit at ang naging trademark ng ating suspect sa pagpatay. Ngayon, during our investigation, ma-identify nga namin yung suspect namin, possible suspect, at research yung account niya. Ang initial na bumungad sa amin, yung suspect wearing bucket hat. Ipinakita namin dun sa dalawang witness natin yung humabol dun sa kanya. And then positively confirmed nila na yun nga yung bumaril dun sa biktima. Ang suspect, kinilalang si Marlon De Ocampo. Ang pagkakakilanla ng suspect ang naging daan para matukoy ng mga otoridad ang motibo sa pagpatay sa biktima. Base po sa resulta po ng aming naging investigasyon, ito pong si biktima ay may kaibigang babae na ipinakilala niya sa isang lalaki. Ito pong kaibigan niyang babae is may asawa na kasalukuyang nakakulong. At dahil nalaman ni Mister na nag-alakupido ang biktimang si Sheila sa kanyang asawa. So ang nangyari po, nagalit itong nasa loob ng kulungan, humanap siya ng way para itong si biktima ay maipapatay. Dito na raw binayaran si Marlon De Ocampo para patayin si Sheila. Kung hitman ka, ibig sabihin napakadelikado mo. Kasi pwede kang pumatay dahil sa utos lang with monetary consideration.